Kailangan may lubricant din na grase ang loob ng cable guide at cable. Para laging madulas. At magtagal bago masira ang cable. Hindi parehas ang haba ng cable guide. Kailangan matandaan kung saan banda nakalagay, upang hindi magkapalit kapag ibinalik. Kinailangan ko tanggalin yung cable guide na plastic sa dulo, upang mailabas ang pagkakabitan ng cable. Pangdugtong ito ng wire sa electrical na alternating current. Ito ang gagamitin ko pang ipit sa cable. Ito yan pag tinanggal sa cover na plastic. May dalawang screw sa gilid. Yung dalawang screw ang mag-iipit sa cable. Para mag-lock. Ipinulupot ko sa screwdriver ang dalawang cable. Para sabay ang dalawa kapag hinila. Hinila ko ang dalawang cable ng sabay, hanggang sa makompress ang spring ng dalawang cable guide. Saka hinigpitan ang dalawang screw ng lock. Isinuot ko sa isa pang butas ang cable. Para maging matibay, at hindi basta-basta matatanggal, naglagay pa ako ng isa pang lock. Pagkatapos ko maglagay ng lock sa cable, dapat masubukan kung gumagana ng maayos. Lalagyan ko ngayon ng direct current o DC na power galing sa battery ng kotse. 5 ang wire ng connector na yan ng motor ng power window. 3 manipis at 2 mataba. Yung 2 mataba ang wire ng motor na kinabitan ko ng 12 volt. Gumagana ng maayos. Swabe ang galaw at pantay. Sagad hanggang sa dulo ang takbo. Kung mapapansin natin yung tumatakbo, dyan nakakabit ang bintana na salamin.
Yan ang nagtutulak pataas at naghihila pababa sa bintana. Ang operation ng DC motor. Kapag binaliktad ang polarity ng power supply, bumabaliktad din ang ikot ng DC motor. Kapag linagyan ng 12-volt DC na power ang motor ng power window, hihilahin ng motor ang bintana pababa. Kapag pinihit naman pabaliktad ang switch ng power window, mababaliktad ang polarity ng 12-volt na power supply ng motor. At itutulak naman ng motor ang bintana pataas para magsara. Iba-iba ang disenyo ng mga power window regulator. Meron scissor type, meron naman cable type. Pero iisa lang ang pinaggagamitan. Ang magbukas at magsara ng bintana. Pareho din ang operation ng motor. Forward at reverse. Pareho din ang paraan ng pag-test ng motor. Pinutol ko na yung mga sobrang cable sa regulator upang hindi makaabala kapag nagtaas-baba ang bintana. Ikabit ang mga bolt ng motor ng power window at higpitan. Lagyan din ng 2 volt ang ilalim ng power window regulator at higpitan. Ibalik ang 2 volt sa bandang itaas ng power window regulator at higpitan. Bago ko kinalas ang tali ng bintana, siniguro ko muna nakatapat sa butas na may araw na pula. Ang lagayan ng bolt na kinakabitan ng bintana. Para pag ibinaba ko ang bintana, ilalagay na lang ang mga bolt at diretso higpit na. Pareho lang ang pagkabit ng door panel at inner handle, ng driver side at passenger side.
Gumana uli ang bintana sa halagang wala pang 100 piso. Thank you for watching.